sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigyan ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan. Let's go! Na balita at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. ACT Teacher Party List Representative Franz Castro tila nasupalpal ni Defense Secretary Gibot Chudoro dahil sa pag-question nito sa budget ng Personal Security Group ng Office of the Vice President na pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Pero bago ang lahat mga kababayan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ating matatandaan ang nangyaring pagdinig ng Kongreso sa budget hearing ng Department of National Defense, kung saan tila kwinisyon ni ACT Teacher Party List Representative Franz Castro kung nasaan ang funding requirements ng Vice President Security and Protection Group. Dahil ayon kay Franz Castro, 433, parang isang batalyon na di umano ang personal security ng Office of the Vice President. Dahil dito, dinepensahan naman ni Defense Secretary Gibot Chudoro ang pagkakaroon ng Vice President Sara Duterte ng Security and Protection Group. Ayon kay Defense Secretary Gibot Chudoro, tatayuan ko ito dahil ang VP noon ay dinagdagan niya noon sa PSG budget at hindi consistent ang kanilang suporta. Dagdag pa ni Defense Secretary Gibot Chudoro, noon pang nakaraang mga panahon, ang security personnel ng VP ay kinukuha lang sa iba't ibang unit at hindi pa nakikita sa budget at hindi nare-report. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang tila tumaas ang kilay at hindi napigilan ang kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, magutanongin ni Lola Franz ang security, ang budget ng personal security ng VP, at ilabas niya muna kung saan niya dinadala ang mga pera na nakuha niya sa Kongres. Yung pondo kaya ng bawat Kongreso, saan kaya nila ginagastos, saan kaya napupunta ang budget niya bilang kongresista, dapat imbestigahan din siya. Hay nako, ang daming anay sa gobyerno, dagdagan niyo pa. Tulungan na lang natin ang ating mahal na Pangulo at Vice Inday Sara para sa mahal nating bayan. Puro kontra, wala namang kayong ginawa, mga pabigat kayo. Ang kapal, ibig sabihin, mas may kapangyarihan si Castro kaysa kay Vice President Sara Duterte. Pwede bang tanggalin na yan si Castro? Agad-agad please. Hindi ka nga namin na-question Castro na makakaliwa kayo. Tax namin ginagamit nyo sa kalukuhan nyo. Eh dapat kinulong yan. Hindi naman yan para sa bansa, kundi sa kanilang pakikibaka. Akala mo kung makatanong itong si Franz tungkol sa budget, eh wagas. Papaano kaya ang budget mo din? Saan napunta? Sa tagal mo na dyan. Swerte kayo, nagagasto nyo ang pera ng bayan nang ganoon lang, walang resibo, certification lang, parang wagas sa katalinuhan. Unga-unga naman kung mag-English, mag-Tagalog ka na lang kaysa utal-utal ka sa pag-English. Ang grabe dyan si Romualdez, kasi pinabayaan niyang ganyanin ang Vice Press, gamit na gamit ang makakaliwa, sinakyan naman ang makakaliwang pagkakataon. End quote. Bangayan, banggaan ng mga Tulpo Brothers versus mga PMA graduates, mga retired generals. Okay, lumalabas ngayon, may tatlo ng atraso ang Tulpo Brothers again sa mga PMA graduates. Nakikita ko medyo
alanganin ang political career ng mga tulpo, specifically Senator Ralph Tulpo. Okay, isa-isahin natin ano-ano itong tatlong atraso na nagawa ng mga Tulpo brothers na nasaktan o pumalag ang mga PMA graduates. Natin na yung last month lang, itong si Senator Tulpo, inakusahan niya si Secretary General Galvez, yung former Chief of Staff na Presidential Advisor on Peace Process ngayon, inakusahan niya ng korupsyon. Eh pumalag si General Galvez. Mga last month lang yan, yung Senate hearing. Okay, panoorin natin itong short clip na ito. Do not tell us that we are corrupt. I'm not saying you are corrupt. What I'm saying here is, meron pong mga tao dyan sa loob ng inyong organization. I'm not saying you are corrupt. I'm saying there are people there that are not doing their job, or maybe they're involved in corruption. Because if they're not involved, common sense lang po ito, Secretary Galvez. Pag nagsolik, pag nagsabi ka, ikaw ay combatant, di ba combatant meaning, meron kang baril. So kung meron kang baril, isusurrender mo yung kapalit ng 100,000. Your Honor, the categories of the firearms is not only individual firearms. We have also cruiser weapons. The cruiser weapons, meron po yung mga lima o anim po yung tao na... Then sana magmamatch pa rin. Isama mo na yung machine gun, isama mo cruiser weapon, kung ano pa mga weapon, kasama na dapat din. But I definitely take offense, Senator, that you are already telling us that there is a corruption. I believe that is not a correct accusation to us. Well, sir, I'm sorry. I'll stand by what I said. Meron pong corruption dito. Masaktan ka, I don't care. Yun po, yung bangayan. At itong si General Galvez, napaka taas ang credibility niya sa Armed Forces of the Philippines. Isa na ako sa humahanga sa kanya. Nakatrabaho ko sandali yan. Nako, wala akong masabi. Talagang trabaho yan. Napakaganda yung performance niya as AFP Chief of Staff. Lalo na nung Marawi Siege. Isa siya sa considered Marawi hero dahil siya yung commander sa area, Western Command Chief sa nung Marawi Siege. Kaya, I can vouch on the character and integrity of General Galvez. Tala mo, pag ang samahan ng mga PMAers, pag inaatake ang isang kabaro nila, nako, ang lahat magsisimpatya, lalo na sa isang high caliber officer na katulad ni General Galvez. So, yan. Strike one ba yan? Strike one. Strike two. Ito yung mas nauna. Ito naman ang na-involve si Congressman Erwin Tulfo. Ang binangga naman niya, isa ring Marawi war hero, si General Rolando Bautista, na naging DSWD Secretary panahon ni PRRT. So, if I'm not mistaken, mga May of 2019, si Erwin Tulfo, may programa siya sa radio, sa government station, I think yung sa Malacanang government station. Gusto niyang interviewin si Secretary Bautista tungkol sa mga ginagawa ng DSWD. Eh, hindi na pagbigyan. Nako, yun na. Nag-wild na si Erwin Tulfo. At kung ano-anong salita na binitawan niya kontra kay General Bautista. Ito yung ginugol ko, nasa Inquirer na balita. Ito yung exact words ni Erwin Tulfo. Radio broadcaster pa siya noon. Sabi niya, sino ba tong buang na ito? Tinawag niyang buang, yung Marawi war hero. Pasensya na. Maski tao ka ni Pangulong Duterte, lelekturan na kita. Listen up and listen good. Yun. Meron pa eh. Tinatawagan ka namin para marinig ng kababayang mahihirap ang istan ng
mahirap. Hindi yung sasabihan nyo kami na sumulat muna kayo 5 days before. Sino ka bang punyeta ka na kailangan ko pang sumulat sa iyo? Sagutin mo yung telepono mo dahil sekretary ka ng DSWD. Gustong marinig ng mga kababayan natin anong nagagawa mo para sa kanila. Abe, no? Tinawag niyang buang, tinawag niyang punyeta ang isang DSWD secretary at the same time Marawi war hero. So ito, ang daming nag-react na hindi lang mga PMAers, mga sundalo at kapulisan, kasi ganyan kami, yung mga kabaro. Pag ina-atake ng kabaro, eh, masasaktan ka. Ako, nasaktan din ako nito. Kasi, hindi ko nakasama sa trabaho si General Bautista. Kaya lang ang yung pamangkin ko, naging tauhan niya. Sabi niya, napakabait na official yan. Uncle, sabi ng pamangkin ko. So, napakabait itong si General Bautista. Trabaho lang. So, ganun. Isang radio broadcaster ng government station, ang tapang na hindi lang napagbigyan sa interview, tapos tatawagin niyang buang, punyeta ang isang general at DSWD secretary. Kaya grabing batikos sa mga Tulfo brothers noon. Then later on, nag-apologize si Erwin Tulfo. So, mas maganda pa itong Erwin Tulfo kay nag-apologize. Ito ngayon, pangatlo, ang kanyang kapatid, si Senator Rafi Tulfo. Ito yung mainit na issue na ngayon. Sa ngayon, kasi siguro ang mga PMAers na puno na. Yung nangyari kay ito, General Bautista, nangyari kay General Galvez, tapos ito, nangyari sa isang war hero din, ordinary soldier lang, private first class sa Kanlong, na tinawag ni Senator Tulfo sa kanyang programa sa Radyo TV. Duwag. Tinawag niyang duwag ang isang sundalo na dahil doon, napiktuan siguro yung sundalo, namatay yung sundalo sa labanan. Kaya yun na, grabe na ang pagbuhos ng emosyon, galit ng hindi lang mga PMAers, kahit mga active and retired soldiers and policemen, pumirma na sa manifesto condemning itong irresponsible remarks ng isang senador na tatawagin mong duwag ang isang sundalo na nandun sa labanan mismo at namatay sa labanan. So, yun po ang tatlong atraso. General Galvez, isang chief of staff, tinawag na korap. General Bautista, DSWD Secretary, Marawi War Hero, tinawag na buwang, punyeta. Tapos, sundalo na namatay sa labanan, tinawag na duwag ka. Nako. So, grabe ngayon. Yan ang ano. Kaya, nag-react na si Senator Tulfo, nag-issue na siya ng statement. Sabi niya, ano daw yun? Paninira lang, fake news daw. Paninira. Dahil siya ang nangunguna sa presidential survey sa polls Asia, ikinunik niya na sa survey. Tapos fake news, paano tatawing fake news? Ang daming tao na nakarinig o nakapanood sa segment na yon na pinapagalitan niya yung sundalo. Kasi yung sundalo, nireklamo ng girlfriend. Nung tinawagan ni Rafi Tulfo ang sundalo, nagkataon na nasa combat operation, talagang hindi masagot. Doon na, nagalit na ang senador at tinawag niyang duwag yung sundalo. Sabi niya, duwag ka. Baka mamaya, pag may kalaban dyan, tatakbo ka, iwanan mo ang kasamahan mo. Nagkaroon ng labanan against terrorists sa Maguindanao, namatay yung sundalo. So, yun ang kinakasakit ng loob ng mga PMAers, pati na rin mga ordinary soldiers and policemen. Kaya, ayun, gumugulong yung manifesto expressing their condemnation, pagkagalit sa isang senador na kulang ng respeto. So ang panawagan ng manifesto is igalang
ang mga sundalo, pulis o ordinary civilians na naaakusahan lang ng ganon, eh wag maghusga kaagad, wag tawagin duwag. So anong resulta ito sa political career ng mga tulpo? To me, very influential ang mga PME graduates, mga generals, dahil ang daming mga men and women in uniform, active and retired, plus mga dependents, plus ordinary civilians who are looking up to the services of these generals, delikado. Sana hindi na maulit ito, lalo na yung tawagin mong duwag yung isang bayaning sundalo. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out!